Nagkasundo na ang Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon sa isang ceasefire deal. Epektibo yan simula ngayong araw ayon kay U.S. President Joe Biden. Batay sa kasunduan na nabuo sa tulong ng U.S. at France, unti-unting tatanggalin ng Israel ang kanilang puwersa sa Lebanon sa loob ng 60 araw. Alis na rin ang Hezbollah sa border ng dalawang bansa. Para maiwasan ang kanilang pagbabalik doon, magdideploy ang Lebanon ng kanilang militar sa border. Sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sakaling hindi tumupad sa usapan ng Hezbollah, handa raw silang sumagot. Kasunod ng ceasefire deal, makakatutok na raw sila sa grupong Hamas sa Gaza. Naghain ang disbarment complaint ngayong umaga sa Supreme Court si Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po yan sa pagmumura at umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang press con noong Sabado. Kinumpirma rin ng Supreme Court o SC kahapon na nakatanggap sila ng anonymous disbarment complaint laban kay Vice President Duterte. Kaugnay naman ito sa kanyang naging pahayag na huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Bukod dito, kinumpirma rin ng Supreme Court na may pending consolidated disbarment case laban kay VP Duterte, kaugnay naman ng panununtok niya sa isang court sheriff na nagsisilbi ng demolition order sa Davao noong 2011, panahon ng kanyang pagiging mayor sa lungsod. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng vice-presidente. Kompleto na ang mahigit 100 automated counting machines o ACM na gagamitin sa eleksyon 2025 sa Mayo. Maiulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi. Dumating na nga sa warehouse ng COMELEC sa Santa Rosa, Laguna ang pinakahuling batch ng delivery ng automated counting machine o ACM na gagamitin sa eleksyon 2025. 9,680 po na makina ito sakay ng 7 container van. Ibig sabihin po, kompleto na ang lahat ng mahigit sa 110,000 na makina para sa eleksyon. Mula po ito sa South Korea at gawa po ng Miro Systems. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, lahat ng makina ay sumasailalim sa hardware acceptance test, habang at least 5% naman ng kada batch ang sumasailalim sa stress test. Sa ngayon, wala naman daw major issues na na-encounter sa pagtetest nila ng makina. Ang napapansin lang daw paminsan-minsan ng mga tauhan nila ay yung problema sa headset o earphones o kaya ay merong jamming ng papel doon sa makina. Meron naman daw mga tauhan ng Miro at COMELEC para tugunan ang mga problemang ito. Sa Disyembre naman, inaasahang matatapos ang source code review para sa mga systems na magpapatakbo sa makina hanggang matransmit ang mga boto. Kukuha ng international certification ang COMELEC, alinsunod sa batas para matiyak na maayos ang systems na gagamitin. Kampante naman daw po ang Miro Systems na tatakbo ng maayos ang mga makina. Ayon pa sa COMELEC, Rafi, ay on schedule sila sa lahat ng paghahanda para sa halalan. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Rafi, Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Good news sa mga manggagawang taga Region 9 o Zamboanga Peninsula. Aprobado na po kasi ang dagdag na 33 pesos sa daily minimum wage sa rehiyon. Ay sa Department of Labor and Employment, magiging 414 pesos na ang arawang kita ng mga nasa non-agriculture sector na may 10 o higit pang empleyado. 401 pesos naman sa agriculture sector, pati sa mga negosyo sa non-agriculture sector na mas kaunti sa 10 ang empleyado. Epektibo ang dagdag sahod sa December 12. Bagong-bagong balita, 13 undocumented na Chinese national ang nahuling sakay ng isang dredger vessel sa Mariveles, Bataan. Nag-pre-departure inspection daw ang Philippine Coast Guard sa nasabing barko na papuntang San Felipe, Zambales para magsagawa ng dredging operations. Pero hindi sila pinapasok ng isang tauhan ng barko. Doon na naghinala ang PCG at nagsagawa ng mas detalyadong inspeksyon. Nabisto na walang mga kaukulang dokumento ang 13 Chinese. May nakita ring uniforme umano ng People's Liberation Army ng China. Nakikipag-ugnay na ang PCG sa iba't ibang ahensya para sa kustudiya ng mga Chinese. Wala pang pahayag ang may-ari ng barko.